Maganda mga kaibigan, magandang magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, kumusta po dyan ang ating mga kapatid ng mga OFW? Kumusta po kayo? Ayan, ang ating mga kapatid ng mga namamasada dyan ha. Ingat-ingat lang po tayo mga kaibigan at ingat-ingat din po, ika nga sa pagmamaniho. Ayan, grabe naman at konting tiis lang ha. Ito, tiisin lang natin itong tumataas na presyo ng mga gasolina. Anyway, may magandang balita naman si Pangulong BBM po sa inyo. Pero mga kaibigan, hindi po yun ang topic ng ating pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa nalalapit na inauguration. Yung talagang pagsumpa ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Wow! Excited na po ang 31 million ng mga tao. Grabe, 31 million po ng mga tao. Excited na po ba kayo sa darating na inauguration? Well mga kaibigan, alam nyo ho, tulad ng inaasahan natin, ito ay sobrang, sabi nga ay simply, no? Pinaka-simply, solemn. Pero alam nyo ho mga kaibigan, masasabi natin na talagang sobrang ganda dahil may mga espesyal na bisita na darating mula mismo sa USA o siya. Diba? Mula sa Amerika. Aha. Well, mga kaibigan, ito po ay sinabi mismo. Ito pong sinabi mismo ni kapatid na Mike Abbey Opinion. So, pakinggan po natin yung kanyang sinabi, yung kanyang video. Dito po tayo magbibigay ng reaction. Magandang araw or gabi, kung saan man po kayo nandun. Magandang araw sa iyo, kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong nalalapit na inauguration ay halos dalawang araw na lang. Uupo na po si President Ferdinand Marcos Jr. At alam ba ninyo na ang US government ang merong pinakamalaking delegado, delegasyon na darating para lang masaksihan at magbigay ng suporta sa pagpasok ng Marcos administration. Yun o, yun narinig nyo mga kaibigan na US government ang may pinakamalaking delegado na darating dito po sa pagpasok. Alam nyo mga kaibigan, sa kabila ng lahat no, sabi nga ng ilan nung panahon ng kampanya, ang daming mga isyong ipinupukol, pero ngayon nakuha ang atensyon ng buong mundo dahil dyan sa 31 bilyon na mandato ng ating Pangulo, nakuha niya ang respeto ng mga iba't ibang bansa. No po? Grabe. Tuloy natin. At marami pang iba. Ating pong pag-usapan ito at ang lahat ng mga bagay na pwede mangyari. Diyan lang po kayo at muli po kayong inaanyayahan doon sa hindi pa ho nakakapag-subscribe and follow ito sa channel na ito, Mike Abbey Opinion. Sige po, magtulungan tayo. Para eh mga kaibigan, puntahan po natin, ilalagay ko rin sa comment section yung kanyang channel. Ano po? Puntahan po natin itong channel niya mga kaibigan at talagang napakaganda ng mga update na ibinibigay niya araw-araw patungkol po sa mga ilang mga political issues. Lalo ko pong mapag-ibayo pa ang pag-monitor para sa positibong balita at kaganapan sa ilalim ng Marcos Junior Administration. Okay? Like and share at subscribe nga po. Okay? Mike Abbey Opinion. Magtulungan tayo. Well, ito na nga po ang bago. Inaasahan na pinakamalaki sa delegado ng iba-ibang mga bansa ay manggagaling sa Estados Unidos. Grabe. Alam niyo kasi ang ginawa ni President Joe Biden sa pinakuling mga report, hindi lang po mga opisales ng US Embassy dito sa Manila ang dadalo sa inauguration ni President Ferdinand Marcos Jr. Kung hindi, meron pa hong mga politiko mula sa Estados Unidos at meron pong matataas na opisales galing sa Washington DC Office of the President ang papupuntahin dito sa Manila at darating para hong maging saksi at personal na mag-attend sa inauguration. Ayan, narinig nyo mga kaibigan, very clear yan. Hindi lang mga kinatawan ng US Embassy dito sa Pilipinas ang dadalo, kundi yung pong mismong mga kinatawan galing sa Washington DC. Well,
sa kabila ng lahat na sinasabing simple lang ito, I do believe na kung gaano ito kasimple ay ganun din naman ito, sigurado kabongga. Sigurado yan. President Marcos, napakaganda kong development dito dahil ibig sabihin ito, pinalalakas, nirerespeto ng US government ang paparating na Marcos administration. Yun ang pinakamagandang punto rito. Yung presensya nila doon sa inauguration, yung pag-attend nila doon sa inauguration, tama ko. Kita nyo naman, narinig nyo, pinalalakas at pinalalaki yung respeto ng US government para sa gobernong ito. Grabe yun, mga kapatid. Sobrang grabe yun. Okay. Taliwas ito doon sa sinasabi ng oposisyon noong kampanya na mahihirapan tayo dahil ang Amerika ay hindi nirerespeto ang pamilyang Marcos. Yun ang issue na pinupukol nung panahon ng kampanya, mga kaibigan, na yun yung pinupukol nila na di umano ay hindi makukuha ang respeto ng US government, no? Kung sakaling manalo si Pangulong Bongbong, Ano to ngayon? Excuse me po. At sinasabing hindi makakapasok ng Amerika si President Marcos ngayon, taliwas. Uh-huh. Actually, inimbitahan na nga siya. Wow. Ayan ha, mga kaibigan ha. Oo, inimbitahan na siya. So, malamang sa malamang ito, pagkaupo nito, sobrang busy na ang ating Pangulo kasi doon sa 100 days na agenda, kung ano yung mga dapat na programang unahin. Pero, nako, sigurado, mga samot-saring imbitasyon nito sa ibang bansa ng ating Pangulo. Well, para naman din yan sa pagpapalakas ng ating bansa. Alam naman natin na ngayon ay maraming mga challenges sa pagsubok ang dadaanan nitong administration na ito. No? At of course, swerte tayo, nandyan po yung mga malalakas na bansa na nagpapahayag ng pagkampi at pagsuporta sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang invitation magpunta sa United Nations, hindi lang invitation para magpunta ng Amerika. Mm-hmm. Kung hindi, ito na nga, darating yung mga matataas na opisyales ng Office of the President sa Washington DC para nga ho masaksihan itong inauguration. Okay, grabe yun ha. Matataas na opisyales ng Office of the President ng Washington DC. Ayan, nako, sigurado may malaking issue na naman ito. Iiyak ang nakaw mga kritiko, kaiwan ko lang. At siyempre maliban dyan, marami pang mga opisyales ng iba-ibang mga bansa. Especially ang mga ambassador na assign dito sa Pilipinas ang dadalo dito sa inauguration ito. Well, malamang mga kaibigan, I'm very sure mamaya hong hapon hanggang sa gabi, busy na po ang mataas na po ang seguridad ng ating pangapaliparan dahil sigurado may mga magsisidatingan na sigurado dyan or hanggang bukas, ano po? So ito hindi pangkaraniwan dahil makulay ang politika sa Pilipinas, makulay ang pamilyang Marcos, kaya ho nagkaka-interes ang ating mga kalyadong bansa, malalaking mga bansa ito. Yes, usapin doon sa sinabi niyang makulay, ano, hindi pangkaraniwan. Alam niyo kasi mga kaibigan, yes, agree ako doon sa sinabi niyang hindi pangkaraniwan. Kasi imaginein mo mga kaibigan, ilang dekada na inantay natin na muling makabalik sa gobyerno, sa palasyo, sa Malacañang ang mga Marcos. Tanda noon natin mga kaibigan, noong pong panahon ni Ferdinand Marcos nang sila ay nanungkulan, pagkatapos po ay naagaw ang kanilang pamahalaan. Ang pamahalaang Marcos ay naagaw at napunta sila sa Amerika. Almost ilan? 30 years ba? Tama ba? Correct. Na talagang na ano tayo para sa kanila. Nag-antay. Anong nangyari? Ang daming mga challenges and all of a sudden, biglang boom! Ito na. Sabi ko nga may 31 billion pang bit-bet si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang po mga Asyanong bansa, kung hindi mula sa West Country, ang mga nagdambula na naglalakihang mga bansang merong mataas na respeto at na magpupundar din ang mga business dito po sa Pilipinas. So ito'y binabalita ko dahil ito po ay positibo. Ha?
kaysa sa doon sa mga ibang iso na... Oo nga naman, no? Dapat mas mainam ho ngayon mga positive vibes ang ating ibalita. Paano lalakas ang ating bansa, ano yung mga posibleng mangyari. Inaangguluhan na kung ano-ano itong papasok na administration. Ako, sa akin pong personal na assessment at pagsusuri dito, magiging mabunga talaga itong papasok na administration. Dahil nga sa ang suporta ay nandiyan na, gagawin at ginagawa na, lalo na ho pag nandiyan na. Yun. So, ayan po yung sinabi niyo mga kaibigan, magiging mabunga itong darating na administration kasi ang suporta nandiyan. Well mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, although dadaan ito sa malaking pagsubok sa unang entrada ng kanyang pag-upo dahil sa mga problemang kakaharapin, nariyan yung mga pagtaas ng mga problema pang ekonomiya, pagtaas ng langis, nandiyan din po mga kaibigan yung mga kailangan isaayos, no? Marami, pero ang pinakamaganda rito, dahil nga sa kumbaga sa pagkain mga kaibigan nasabik tayo dito sa pamahalang ito dahil sa tagal ng panahon na nawala sila, and this time isang bungbong Marcos ang mamamahala ng ating bansa. So talagang masasabik tayo at excited ang bawat isa kung ano yung posibleng mangyari. Ganon din yung ibang mga malalaking bansa ay talagang nakatuon dito. Kumbaga, nakamatsyag sila sa mga posibleng mangyari. Ang kailangan lang natin mga kaibigan na sana ay ipagdasal natin ang ating Pangulo na sana maging malakas at maging matatag. At syempre, yung mga nag-iisip ng negatibo, yung mga nag-iisip ng negatibong... pamamaraan, yung mga nag-isip ng masama para sa kanya, ay sana ho maiwasan na yon. Sana po wag na yon, wag nang matuloy, ano po mga kaibigan. At ito, hayaan muna natin matikman ang kasaganaang ilalatag sa atin, ang programang ibibigay sa sambayan ng Pilipino ng isang Bongbong Marcos. Well mga kaibigan, kung excited ka na mga kaibigan sa darating na bukas ng outtaking niya. Ayan, comment down below mga kaibigan. Mga kapatid, i-comment nyo lang po. At syempre, tayo po yung mag-uobserva bukas. Although simple lang, pero maaaring masabi natin na memorable itong darating na inauguration. Ako po muli si Taong Galang mga kaibigan. At sana po, patuloy po ninyong subaybayan ng ating mga reaction video. At tayo po'y magbabantay, ang channel na ito ay patuloy pong magbabantay sa mga darating pang mga political issue na ating pong tatalakayin at ibibigay po natin, i-update natin, lalong-lalo na po sa ating pong mga kapatid. And mega love shoutout po sa lahat ng mga nandyan, ano po, na laging ngayon mayakap sa ating tahanan. Mima Abot, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa Mima Abot, no? Thank you so much na natouch naman ako sa pahayag mo na idol mo raw ako. Ayan, mega love shoutout sa iyo. At sa iba pang mga kapatid natin, sa susunod ko na lang po kayo isa-shoutout at mahaba na po ang ating video. Well, thank you so much mga kaibigan. Hanggang dito lang po muna. Ako po muli sa Taong Gala. Maraming salamat po sa inyo. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.